Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang naglalakad si Jesus at ang kanyang mga alagad, may taong nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon. Ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan." Sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin," ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos." Sinabi naman ang isa, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang sino mang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa biyayang ito na tayo ay muling natitipon upang makibahagi sa pagdiriwang ng banal na misa. Isa sa mga pangunahing dapat natin nabigyan ng pansin, lalo tigit sa kasalukuyan at sa larangan ng ating pananampalataya, ay kung paano natin nagagawang ilagay ang Diyos sa mga pangunahing pinahahalagahan natin sa buhay. Napakinggan po natin sa Ebanghelyo kung paanong ang pagsunod sa Diyos ay ang pagbibigay ng buong-buong sarili. At mula sa pagbibigay natin ng buong sarili natin, sa ating pakikinig sa kanyang mga salita, sa ating pagsunod sa kanyang mga halimbawa, ay magagawa nating ganapin ang isang mabuting pakikipag-ugnayan at pakikipagkapwa-tao sa kapwa natin. Ang ating pong pagkapit sa Diyos at pagbubuo ng malalim na ugnayan sa Kanya ang magdadala sa atin patungo sa isang katangi-tanging karanasan ng paghuhubog. At mula ron matututo tayong magmahal, matututo tayong magmalasakit, matututo tayong magdumamay, kumalinga, magbahagi, tumulong, at mag-isip na hindi para sa sarili lamang natin, kundi para sa mga tao ding nasa paligid natin. Hindi sinasabi ng Diyos na baliwalain na ang ibang mga katangi-tanging dapat nating ganapin, lalo tigit ang larangan ng pagkikilakbay sa ating mga mahal sa buhay. Ang nais ng Diyos mula sa karanasan natin sa Kanya, dumaloy ito at umagos sa larangan ng ating pakikisalamuha. Upang yung nasaksihan natin sa Kanya, naramdaman natin sa Kanya, at tinanggap natin sa Kanya, ay siya ring magawa natin sa mga taong nasa paligid natin. Isa po sa mga pangunahing nagiging hatlang ay ang sa pagpasok sa seminaryo, ay isa sa mga naiisip ng isang nag-iisip pumasok sa seminaryo ay parang hindi ko pa po kaya na iwan ang aking mga mahal sa buhay, parang hindi ko po kaya na wala sa bahay namin. Kasi po, di po ba pag nandyan na po kayo sa seminaryo, parang dapat kalimutan nyo na po yung mga tao sa paligid, sa labas, ang inyong pamilya. Pero ang katotohanan po ay hindi po sa ganung paraan. Ang nais ng Diyos sa atin, ang nais ng Diyos sa bawat isang nagsasabing siya'y susunod sa Kanya, ay yung mahubog muna tayo sa paraan niya. At mula doon, magagawa nating ganapin kung ano ang tunay na pagpapahalaga sa pamilya at sa mga taong nasa paligid natin. Yun bang sa Kanya tayo nahubog? Sa Kanya tayo natuto? Sa Kanya tayo laging lumalapit at dumudulog? Sa mga pagkakataon na marami tayong alalahanin sa buhay natin. At huwag yung tayo kapag sumapit ang mga alalahanin at mga problema at pagsubok na hinaharap natin ay manlumo na lamang at mawala ng pag-asa o manghina at sumuko sa buhay. Hindi ito ang nais ng Diyos. Ang nais ng Diyos, ituon natin ang pansin natin sa Kanya sapagkat may gaganapin Siya sa buhay natin. Kaya mga kapatid na nakikilakbay ngayon sa banal na misang ito, ikaw na nanonood sa iyong tahanan, ikaw ba isang nanay, tatay, anak, kapamilya?
ang iyong pagpapahalaga sa Diyos ang magtutulak sa iyo patungo sa katatagan sa buhay na ito. Tiyak may pinagdadaanan ka, pero lahat tayo mayroon ding pinagdadaanan. Kung kumakapit ka sa Diyos, kumakapit din kami sa Diyos. Kapwa tayo maglakbay at saksihan natin kung paano mayroon tayong Diyos na mabuti at hindi nagpapabaya sa bawat isa sa atin. Hilingin po natin sa banal na misang ito na naway palagian tayong magkaroon ng pangunahing pagpapahalaga sa Diyos. Amen.